naman po, attorney, kung may liabilities naman yung mga pinasok ni babae sa mga negosyo na ginawa niya, pwede pa rin po bang maging liable ang kanilang mga conjugal properties? Depende sa yung mga liabilities, yung mga utang-utang na yan, maging liable ba ang conjugal property? Depende. Kung nag-object si lalaki, tapos pumasok pa rin siya sa transaction na yan, hindi liable ang conjugal property. Pero pag pumasok siya sa transaction na yan, nauna ang pagpasok sa transaction, then doon pa lang ang objection ng kanyang asawa, in that case, liable ang conjugal properties. Okay. Ayun, so, na-mention na po natin kanina, attorney, yung mga rights or yung mga basic obligations na mag-asawa na nabanggit nyo rin po, isa doon is yung rights of cohabitation. Posible po rin ba na, halimbawa sila, nagpakasal na sila, pero for some reason, nag-decide sila na hindi mo na mag-cohabitate. Yung parang hindi sila nagsasama sa isang bahay. Mm. Siguro, depende sa isang sitwasyon or yung sa trabaho, ganun po. Pwede naman yan na minsan may hindi magsasama. But actually, that is really the right and obligation. Ano bang ibig sabihin ng right to cohabit? Ang ibig sabihin doon, kung mag-asawa ka na, hindi mo pwedeng i-demand ang asawa mo ng illegal trespassing. Kasi asawa mo, epekto ng asawa, dapat nandun siya sa bahay mo. Hindi mo pwede siyang palayasin basta-basta. Kahit na yung bahay na yan, bahay yan ang magulang mo, hindi ibig sabihin na walang karapatan ng asawa mo tumira doon. Kasi in the very first place, the effect of marriage is right to cohabit. We say right to cohabit, ang ibig sabihin ng right to cohabit, obligasyon and right ng babae or ni lalaki na makitira. Hindi yan, uy, nakitira ka lang dito. Pwede ka umalis, hindi mo ito bahay ito ng magulang ko. Hindi ganun. Why? Because the effect of marriage is cohabitation. Kasi cohabitation, ikaw babae, effect of marriage, you have now, as a wife, you have the right to stay to the house of the man. Man, you have the right to stay with the house of your wife. So yun ang ibig sabihin ng cohabitation. Hindi mo pwede mandemand ang asawa mo ng trespassing kasi ang epekto ng marriage is cohabitation. Okay. So kahit na mag-asawa sila, may isa din 'yon sa kanilang mga right. Pero hindi naman parang kung siguro sila may agreement sila na hindi mag-cohabitate, pwede pa rin 'yan. Pwede naman ganun, but actually I don't know kung magtagal ba 'yung kasal na 'yan, ha? Kasi kailangan talaga na ang cohabitation, right, an obligation ng mag-asawa 'yan. So they can agree, for example, OFW, of course hindi naman pwedeng magsasama sila kung OFW. May mga exception naman sa batas. But as a general rule, dapat talaga ang babae at saka sa lalaki pag mag-asawa, kailangan should cohabit with one another.